gusto ko rin pong malaman mo na we're delighted to have you here. So yan. So first of all, I want to thank the Lord, no, for this opportunity na nag-gather tayong youth. And also I want to thank Ate Faith, no, and recognize Sister Faith Legacy for siya talaga yung may idea nitong youth gathering. So it is for us to encounter and experience God more para rin for us to remain faithful until He comes, kasi we're really seeing the signs, no? We're really living in the last days. So yon, okay? Without further ado, I would like to introduce our speaker of the day. He is a fourth-year civil engineering student. He's a guitarist ng ating orchestra. He's also a tenor sa ating virtual choir. And siya rin po ang taga-outline, no, ng ating mahal na pastor sa kanyang mga preachings. So he's very consistent with his ministries and I've seen his growth. Sobrang nakaka-bless po ng brother natin na to. So wag na po natin patagalin. Let's call on Brother James Batong to share the word of God. Good, ano? Good evening, brethren. Thank you, Doc Pearl, sa pag-introduce. So, ayun, nag-toothbrush muna ako kanina. Para, alam ko kasing live streaming, so medyo na-late ako, pasensya na. So, may mga tao dito na ang first time ko makita sa, ano, magandang gabi sa inyo. Nice meeting you all. So, today, tonight pala, yung lesson natin is very timely. And last time kasi, nung nag-devotion ako, I think lumampas ako ng 1 hour purely on speaking alone. So I'll make sure na hindi na yun mauulit para hindi naman kayo maboringan sa akin. Pasensya na kayo. I made it shorter, although not too short naman. Pero shorter than last time, definitely. Kasi mahanap overtime talaga ako last time. So yun. And this time, I made it specifically para sa youth, no? I made it specifically para sa youth. And I know na marami sa atin may pinagdadaanan. Marami rin sa atin ang nahihirapan, siguro sa work, studies, ganyan, balancing their time, their priorities, temptations, ganyan, and also ministry. And so, yun nga, since you may eat your snacks. Siguro pagod na kayo sa teaching ni Pastor kanina. So, okay lang naman sa akin kahit mag-snacks kayo habang nagsasalita ako. And basta makinig lang kayo para hindi naman sayang yung preparations ko. No? And yun, we'll start na. Share ko na yung screen. Wait lang. Paano ba ito? The host disabled the participant to screen share. So, pa-help na lang para ma-share ko yung screen doon. Ayun. Nakikita na ba yung ano? Yung presentation? Yes? Yes po. Okay, so good evening. So ang title ng ating lesson tonight is Challenges of Christian Youth. So although maraming challenges talaga sa ating mga young ones, sa ating young people, itong challenge na ito is sinimplify ko lang into 2 sections. Dalawang parts. Kasi kung iisa-isayin naman natin lahat ng challenges, syempre kulang naman tong gabing to kung ganun, di ba? So, simple challenges na na-encounter natin and na-encounter ng karamihan sa kabataan ngayon. So, ayan. Just like the elderly and aged Christians, youth Christians also face a fair share of challenges in their lives. So in general, today's youth Christians
are also prone to suffering depression. They are not immune to all kinds of hardships. Totoo yan. Diba? Lalo na ngayon, no? Ngayong pandemic. So, ang daming question marks, ang daming hindi natin masagot. Only God knows kung kailan matapos tong pandemic. Or maybe mag-rapture na before pa matapos yung pandemic. We do not know. So, daming question marks, ang dami nating kasagutan na hindi alam. And in fact, maraming kabataan ngayon talagang ano, talagang nade-depress sila sa bahay nila, ganyan. So, hindi rin madali yung pinagdadaanan nila. But however, it is a comforting thing to know that enduring today's trials eventually lead to tomorrow's rewards. Rainbows and sunshine appear after rainy days, and it is true in the Christian life. So, alam naman natin na if we endure today, there's a reward tomorrow. No? If we endure now, there's a reward later. So, it is a proven thing talaga sa ating Christians na pag kinitiis lang talaga natin yung challenges sa buhay natin, nagkakaroon talaga ng rewards after. We cannot overcome challenges without knowing them by nature. Tonight's devotion focuses on the common challenges that each of us may face and the Christian ways to overcome them. We all face stress, especially during this time where things may feel uncertain. But remember, the satisfaction that comes after overcoming these stresses should not be undermined. So, merong two verses na mag-guide sa atin, no, mag-encourage sa atin that challenges in life, meron talagang reward. No? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. From James 1:12. And now from Hebrews 12:11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, which is true, di ba? Every time na naka-experience tayo ng hardships, ng disiplina, trials, temptations, hindi naman nakakatawa maka-experience ng ganun. Pero, di ba sabi nga nila, rejoice in trials, no? Pero ito talaga, yung disiplina na na-experience natin is grievous, sabi niya dito, no? Seemeth to be joyous but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So meron palang fruit ito, no? Itong pag-endure ng trials, may fruit pala na nabibigay sa atin, which is the fruit of righteousness. Sabi niya, unto them which are exercised thereby. So totoo na meron talagang rewards yung pagtitiis natin, no? Kaso yun nga, this generation na maraming bumibitiw, maraming sumusuko, maraming hindi nagtitiis, yung parang hindi naman namin alam kung anong katutunguhan sa pandemic. So might as well enjoy na lang natin tong araw na to. Wag na tayong magsikap, wag na tayong magbasa ng Bible, wag na tayong sumali sa ministry. Diba? May mga ganung cases, may mga kilala din akong ganun. So ayun, no. So minsan madi-discourage ka rin kung titingin ka sa kanila. Pero, ayun nga, tandaan lang talaga natin na mayroong fruit. If you look at the reward talaga, if you look at the reward of the hardships that you are facing right now, and if you look at Jesus, di ba? Hebrews chapter 12, verse 2. If you look at Jesus, no? Ma-overcome mo talaga yan. Lahat ng challenges and lahat ng trials. And sana talaga may mga nanonood na young people, no, na medyo nahihirapan na rin or medyo nawala na rin ang pag-asa, para kahit paano ma-encourage ko sila sa message na to. Kasi para sa kanila talaga to. And syempre para sa ating lahat din. So next, it is easy to lose self-discipline, sabi niya. So the first challenge is challenges related to self-discipline. So, ngayong araw, marami nang nawawalan ng disiplina sa sarili. Totoo yan. Alam nyo, sa online class, no, kapag umaga, mayroong lectures, video lectures, audio lectures, ganyan. Hindi required yung mga students na mag-on ng camera nila. So, maraming students,
na naka-off yung camera, but behind that camera, iba ang ginagawa nila. Hindi sila nakikinig sa teacher nila. Maaring ganun din sa church. Maaring nandyan ka lang, nakikinig kay pastor sa Facebook Live or sa TV, nakuon yung TV mo, pero iba yung ginagawa mo. So, please lang, let's practice self-discipline, no? Na kung ano yung binigay ng Diyos na task sa'yo, do it heartily. Colossians chapter 3, verse 23, di ba? So, the Bible states that a person who does not have self-control is likened to a broken city without walls. Proverbs chapter 25, verse 28. Now, sabi niya, broken city without walls. So, kung titignan mo outside, akala mo nag-enjoy yung mga taong walang disiplina sa sarili. Akala mo masaya yung buhay nila. Pero if you look at things sa perspective ng Diyos, makikita mo na para silang syudad na walang walls. Kasi ganun, di ba, nung panahon, kapag walls, walang walls of refuge ang city, madaling sugurin ng kaaway. Ganun din sa atin. Kung wala tayong disiplina sa sarili natin, kung wala tayong control sa sarili natin, madali tayong pasukan ng kasamaan. At madali tayong ma-brainwash ni Satan that will eventually lead us or cause us to sin against the Lord. So now, ponder on this question. What particular triggers deplete the self-discipline of today's Christian youth? So, ano yung mga causes? Ano yung mga maaring makasira sa disiplina natin sa sarili natin as Christians? Especially, Christians tayo, dapat isa tayo sa mga model sa lipunan na nag-display kung paano mamuhay ng marangal sa mundong ito. Kasi, how can we win them? How can we share the word of God to our loved ones, to our friends, to our workmates, to our neighbors, if nakikita nila sa atin na hindi ganun kaganda yung testimony natin. Ah, si ganito, si ganyan. Iba naman yung ginagawa, pero kapag kakausapin tayo, nag-share naman daw ng salita ng Diyos, hindi naman pala maka-Diyos sa labas. Ganyan yung sasabihin ng ibang tao sa'yo kung hindi mo sineseryoso yung disiplina ng pagiging Kristiyano. Mawawala yung testimony mo sa ibang tao. So now, ponder on the question, what particular triggers deplete the self-discipline of today's Christian youth? Ano nga ba yung maaaring makasira sa disiplina natin or sa ating control sa sarili natin? So, please, mag-reject tayo sa tanong na ito. So, ayan. Next slide, no? Maraming ma-offend, maraming magagalit. Pero, totoo to. Totoong ganyan talaga, no? Na maraming kamunduhan, maraming allurement sa mundo, gaya nga sabi kanina, maraming allurement na maaring makasira talaga sa atin. Although, hindi ka naman sinasabi na lahat ng pictures na nakalagay sa slide na to is sinful, hindi naman lahat kasalanan. Pero kung wala tayong disiplina in using the tools that we have today, we will really fall into Satan's traps. So tandaan natin yan. First, let's start with the picture sa upper left. I'm sure marami naman sa atin gumagamit ng mga yan. Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. So, yes, nagigets ko na hindi makasalanan yung mga applications na yan. In fact, it is beneficial to us dahil today, hindi naman natin ganong nakikita yung mga friends natin, loved ones natin. So, we can communicate to them through social media. In fact, maaari ka pang mag-preach sa social media, maaari kang mag-share the word of God with your friends in social media, di ba? And it's a good tool. It's a good tool talaga to use in this time dahil halimbawa tayo, hindi natin nakikita yung isa't isa. So it is through social media that we communicate with each other. Pero bakit ko siya nilagay dito? Anong rason kung ba't ko siya nilagay dito?
Kasi if used in the wrong way, maaari siyang makasira sa atin. Totoo yan. YouTube, wala rin problema sa YouTube. I believe na YouTube is not sinful, sinful as well. Marami kang matututunan sa YouTube. In fact, in my case, for example, tapos na yung lectures namin sa isang subject or tapos na yung lessons namin, tapos ko lang naaral yung lessons sa isang subject. Sa college ito, sa college. Kung may hindi ako naiintindihan, kung may mga lessons na hindi ko na-gets, I go to YouTube, search for lecturers sa YouTube na magagaling din. And it has become very helpful to me since online setup yung aming semester. And also sa YouTube, makikita mo rin yung mga pitchings ni Pastor dyan sa YouTube, di ba? May times na through YouTube ako nanonood ng preachings ni Pastor dati. May mga panahon noon. And very useful talaga. May music, ganyan. So, mapapansin nyo, hindi siya masamang gamitin if you use them in the right way. What if used in the wrong way, no? What if ginamit nyo to in the wrong way? How do you use them in the wrong way? Example, Facebook. Marami ako nakikitang Christians, no, sa Facebook. Mga ka-age ko rin lang sa early 20s. they keep sharing mga memes ganyan, and other posts na hindi naman masasama, pero napansin ko may mga post na hindi dapat pinapakialaman ng mga Christians. May mga post na masasama sa Facebook. May mga awayan. And yun nga, maraming mga posts na hindi dapat natin ini-indulge yung sarili natin. Nakikipag-away tayo sa Facebook. So, sa mga comment sections, nakikita ko may mga nag-aaway. Christians din sila. Sa young people naman, please, di ba, kapag mag-share naman kayo ng mga posts, I'm thankful na sa atin, in our case, maraming nag-share ng mabubuting posts. Sa iba kasi, hindi ka naman minamasama yung memes, pero please lang, no, yung mga memes naman na yung mga hindi naman nakakasira ng testimony natin. Minsan kasi nasisira na yung testimony natin kasi akala ng iba katatawanan na lang yung profile natin. Di ba? So, ayan. So, Instagram as well, no? Make sure na pag mag-post ng pictures, Instagram, di ba? Huwag naman sana yung revealing yung pictures. Huwag naman sana yung maipakita man lang natin sa iba na naiba tayo as Christians, as Baptist. And may ipakita man lang natin na may disiplina tayo sa sarili natin. No? So, hindi rin naman masama yan. And even Twitter and YouTube. So, next, after social media, no, meron din yung marami pa, yung mga chat sa Messenger, ganyan, di ba? Mga chat sa Messenger, yung iba, umabot ng ating gabi, mag-chat. So, please, control. Please, yun nga, minsan nakakalimutan natin yung salita ng Diyos. Minsan, nade-deviate tayo sa priorities natin. Dahil sa dami nating kausap sa social media, hindi tayo maubusan ng kausap. So please, control lang, no, yung mga communications din natin sa social media. Hindi naman pwedeng lahat ng oras na ikipag-chat na lang tayo. I mean, kung may jowa ka, kung meron kang jowa or boyfriend, girlfriend, make sure naman na hindi kayo maabot ng midnight or ng umaga na ikipag-usap sa isa't isa. Although, hindi naman ako against, no, sa pagkakaroon ng love life sa young people. If nasasaayon talaga sa timing ni God. Kasi, what makes us ba qualified to have a love life? First, kailangan ready ka magpakasal. Hindi ka pwedeng papasok
sa love life na yung tingin mo sa partner mo is hindi mo pakakasalan. Kailangan committed ka and kailangan ready ka. Kailangan financially, ready ka financially, emotionally, mentally, spiritually. And if students ka pa lang, I believe, hindi pa tayo ready sa mga ganyang bagay. Kasi financially pa lang, wala na eh. And also spiritually, kailangan maging mature pa tayo. Kasi especially sa men, magiging leader ka ng pamilya mo. So you need to spend time and devotion to God while you're still in your youth para hindi ka mali-astray if you're already in a relationship, in a married life. Tama? So next, no? Sa video games, Mobile Legends, ML, hindi naman tayo inosente dito, no? Eh, alam naman natin to yung ML, yung tawag dito Dota, at saka yung COD. So, marami ngayon, especially sa students, dahil wala ganong pressure sa academics, lalo naman sa mga high school, no? Yung high school, na modular learning sila, they use all their day spending on Mobile Legends. So, tanong ko lang, if you look at yourself 3 to 5 years from now, ano sa tingin mo yung naitulong ng ML sa'yo? Ano sa tingin mo na naitulong ng video game sa'yo if tumingin ka 3 years from now? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo yung magandang naidulot niya sa'yo? Naging fruitful ka ba? In fact, it's the exact opposite. It makes you unfruitful as a person, as a Christian. And siguro sa iba, kung hindi kayo naglalaro ng video games, it's better to not indulge yourself in video games na lalo na yung mga may content na masasama. Lalo yung mga barilan. Ganyan. Dahil I myself, na-experience ko rin maglaro ng video games noon. Although tinigil ko na kasi hindi rin talaga nakakatulong, no? Na-experience ko rin yung ML noon, na-experience ko rin yung Dota. Although hindi ko na-experience yung barilan. Hindi ko na-experience. Pero yun nga. Please, 'di ba? If hindi mo kayang pigilan maglaro ng video games, please kahit paano kontrolin mo lang yung sarili mo. Don't compromise your time for God. Don't compromise your time for your other ministries, no? In exchange for time for pleasure, in exchange for time for video games. Kung hindi mo mapigilan, just don't compromise. Kung ano yung para sa Diyos, please lang ibigay mo sa Diyos, di ba? And yung priority mo, ibaba mo yung priority niya sa buhay mo. I mean, yung iba kasi number one priority talaga nila yung maglaro lang ng maglaro. Hindi rin siya nakakatulong sa atin kasi nandito lang tayo sa bahay natin eh. So we're very prone into using our time in ways na hindi pleasing sa Diyos. So next, kung titingin kayo dito sa right side, ayan, di ba, may K-pop, may anime, isali na din natin yung K-drama, ganyan, isali na din natin yung ibang movies dyan. So, generally, K-pop and anime, nakikita ko kasi, no, sa mga nagpa-follow nito, please take a look, no, na please take a look at them bago ka manood ng anime, bago ka tumingin sa pop culture, kung ano yung content nila. Kasi yung content padalas ng mga to, very sexualizing. Minsan, lalo na sa anime, may mga anime talaga na hindi magaganda yung content. Hinahalo nila ng mga sexualizing content. Yung K-pop hindi naman gaano, pero in fact, itong K-pop culture, yung problema sa K-pop is yung culture na may mga nag-aaway-aaway na fandom. I think hindi yun maganda, no? If you are following K-pop, I think hindi maganda na sumali ka sa mga awayan ng mga fandom. You're making them your idol. Kasi idolatry din ito. This is a part of idolatry. If you spend all your time being a part of that K-pop fandoms,
or anime fandoms, you are idolizing these things, which potentially, and not only potentially, but will definitely lead you away from God. But I'm not saying that they are inherently sinful. All I'm saying is, kapag you use them as an objects of worship na, di ba? Hindi naman, porket ika-counter argument sa akin, hindi naman ako uluhod sa kanila. So, hindi ko sila wina-worship. No, hindi ganun. Hindi ganun yun. Actually, if you only think about them, spend all your time for them, yan na lang iniisip nyo, yan na lang ang pinagagamitan nyo ng oras. That's idol worship, actually. That's using your time in other things, no? And taking away God's place sa buhay mo, kapalit ng mga ganyang bagay. Actually, yun nga, nakasira ng buhay mo yan. That's a part of making them your God. And it's really not good para sa atin if we use these things into such extent. Next is Netflix. So, sa Netflix, maraming movies, di ba? Netflix yun na sa gitna. Itong sa gitna dito. Yung letter N dyan. Yan, maraming movies dyan. Maraming K-drama, di ba? May K-drama din sa Netflix. May Filipino movies, Filipino TV series din, English TV series, ganyan. O, hindi ko naman sinasabing masama din yun. Pero, there are contents dyan na hindi nyo dapat panoorin. There are contents na nakakasira sa atin. It's better, no, na to use your time more wisely rather than Netflix. Although I'm not saying na masama ang Netflix. Just be more wise in using those things. And in fact, there was one time, maybe I'll have to, kwento lang ako about sa isang pinanood ko na TV show sa Netflix. Ako kasi, I'm a chess enthusiast. So, naglaro-laro ko ng chess, ganyan. I do play chess since I was a child. And, yun, I enjoy playing. Although, hindi naman madalas. Lately, hindi na rin gano'ng madalas. Pero I enjoy playing them during my free time, ganyan, since bata pa ako. So, there was this TV series in Netflix called Queen's Gambit na ang content niya is chess. So, nainganyo ako. That was released actually last year yata. Ganyan. So, I got excited to watch kasi chess yung 7 episodes, sabi niya. It's all about chess. Nung pinanood ko yung TV series, it's about chess player na babae. And nung pinanood ko, after watching the TV series, I immediately regretted. No? I immediately nagsisi ako na pinanood ko yung TV series na yun. Actually, hindi siya maganda para sa Christian. Maraming contents na hindi kaaya-aya. Maraming... I thought it's all about chess lang. Pero maraming mga hindi magagandang pinalabas sa TV series na yun. So, ang tawag dito? So, ang ano ko lang, no? Ang issue ko din sa mga movies or sa mga TV series na ganyan is not the fact na nagpapalabas sila ng mga masasamang content, violent content, sexual content, and many more. It's not that. I think the best part in watching those TV series and in watching those movies is pinapasok mo yung mundo nila. They allure you to enter their universe wherein they portray na obsolete ang Diyos. Parang dun sa stories nila, they portray, no, yung mga film industry, a lot of them, actually, hindi naman lahat, pero a lot of them, especially sa Hollywood,
They portray a universe that God is non-existent. And I believe that's something na kailangan i-check natin. Kung manonood tayo ng mga ganyan, check talaga natin ang maigi. And for me, it's better to not watch na lang. Kung, at saka marami din naman tayong paggagastusan ng oras natin sa mga mas mabubuting bagay. And next, ayan, no? Makikita nyo sa tabi ng Netflix, may pagkain na masarap dito. And meron ding Lazada at Shopee. Again, no? I'm not saying na masasama yung mga yan. Pero it's just that sometimes, no? Yung mga tao ngayon, mahilig sila mag-order ng food sa labas. Mahilig sila mag-online shopping, ganyan. Actually, part of your ministry, part of your responsibility as God's servant is to manage your money well enough. If you cannot manage your money, paano ka pa pagkakatiwalaan ng Diyos? Kasi ito mga to, especially mga addicted sa online shopping, ganyan. Porket may sale, kahit 30% sale lang, 50%, agad-agad din lang binibili, not knowing that hindi naman nila kailangan. Bumili lang sila kasi sale. Pero in fact, hindi naman nila kailangan yung binili nila. So, yun. The way you manage your money is also important. Di ba? So, lastly, ayan. Alcohol and cigarettes. So, hindi na natin kailangan pag-debatehan yan. Hindi na natin kailangan i-argue yan. Especially the cigarettes, no? They are meant to enslave you as a person. Yan yung mga bagay na hindi dapat sinisimulan because they are meant to enslave ones. Especially na compromise mo yung health mo. And wala na dapat argument dyan. Hindi dapat pinapasok ng Christian youth yung mga ganyang bagay. And now, for our last two pictures, no? Ayan. So, may tao dito sa taas na natutulog. I think part of being a disciplined Christian is yung ano nyo, yung pag-manage ng time nyo. Kung may mga tao kasi na puro tulog na lang yung ginawa nila. I mean, sobra sila magpuyat pag gabi and then pag umaga na tulog na sila buong araw kahit na marami pa silang kailangang gawin. Kahit na marami silang responsibilidad sa bahay, sa work, ayan, natutulog na lang sila. And it's something na hindi dapat natin ginagawa, no? Yung maging tamad. It's a symbol of being a lazy person. Yung oversleeping talaga. And sa upper right, lastly, is a gadget, no? A mobile phone. Ang mobile phone na yan, it's something that could be beneficial to us in a way. And in another way, it could also be detrimental to us. Detrimental kasi maaring buong araw mag-cellphone na lang yung gawin natin. Diba? So, nako-compromise din yung oras natin sa ibang bagay. Nako-compromise yung oras natin sa mga mas mahalagang bagay, sa mga bagay na dapat natin ginagawa. Pero hindi natin ginagawa dahil ang ginagawa lang natin mag-cellphone. So, we need also to practice self-control with regards to these things. Diba? Self-discipline. And, ayun nga. So, hopefully, no, sa lahat ng mga bagay na to, nagagamitan natin ng disiplina, ng self-discipline with regards to dealing with these things sa picture na ito. So, compilation of pictures that I believe maaaring makatulong sa atin. At maaaring ma-distinguish natin kung ano yung tama at ano yung mali. So, ayan, no? Our hearts are vulnerable to the act of replacing God's position and authority with other things. Some of the triggers and habits mentioned earlier may not be sinful in nature, but they can be potential idols of the human heart. Every person is a slave, whether to idols and sin or to the Lord. So, mamili ka. Anong pagsisilbihan mo? Yung sarili mo? Yung sarili mong appetite? Yung sarili mong desire? O ang Diyos, di ba? It is not inherently wrong to use social media, to eat burgers, to watch movies, or to play games. However,
We should use our God-given wisdom to distinguish what may or may not destroy us. Di ba? So kailangan sa lahat ng bagay, mayroon tayong stand. Sa lahat ng bagay, mayroon tayong ano tinatawag dito? Ang tawag dito? Conviction, di ba? Conviction na pagdating sa social media, pagdating sa pagkain, di ba? Pagdating sa movies and others. So, dako tayo sa examples how the lack of self-discipline in handling these habits becomes sinful. Number one, I'm frequently eating junk food these days and I'm spending a lot of money on them. I should be wiser on where to use my money and I should start eating healthily because my body is God's temple. Tama? So, ganun dapat yung pag-reflect natin, no? Diba? Examine yourselves, diba? Kung talagang genuine ba yung faith mo. So, we need, sa lahat ng activities natin, we need to reflect if we are glorifying God through those activities or not. So, kung sa tingin mo, napokol ka na sa mga makabundong bagay, reflect in a way na nakasaad sa mga examples na to, gaya ng I should be wiser on where to use my money, diba? And I should start eating healthily because my body is God's temple. For example, ganun. It's a part of reflecting on yourself. Sa activity mo, dapat may patumbas na reflection. Number two, I am spending too much time on my phone without getting much work done. I'm getting lazy because of social media. Dahil panay chat, panay ang Facebook, panay ang Instagram. So yan, nakakain ng oras yung mga yan. God is not glorified and pleased with my lack of self-control. Number three, I spent the entire Saturday night watching Netflix. I overslept the following day and failed to attend the church service. I replaced the joy of worship with extra sleep. So, hindi lang dapat descriptive yung pag-reflect natin. Dapat pag-reflect natin sa mga ganyang bagay, kapag nagkakasala tayo, dapat mag-reflect tayo deep inside. Dapat talagang isa puso natin yung pag-reflect. Hindi dapat descriptive lang na pumasok sa right ear, lumabas sa right ear. Yung sinabi ng Holy Spirit sa atin. Hindi dapat ganun. So, dapat pag pumasok sa tinga, dadaan sa loob. Diba? So, ayan. So, most especially, no, sa mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin, meron kasi tayong binigyan kasi tayo ng Diyos, no, ng ministry sa ating church, ministry sa bahay, sa ating home, sa ating household. At meron din tayong ministry sa work or sa school. So, marami tayong ministry sa buhay natin. And usually, if we indulge ourselves into these bad habits that could detriment our faith, usually, ang nag-suffer na ministry, yung church ministry. Kasi sila yung madaling takasan. Sila yung madaling takasan ng ministry. Yung ibang ministry, hindi mo matatakasan. Kung tinakasan mo yung pag-aaral mo, babagsak ka. Makikita mo yung resulta. Hindi mo rin matakasan yung responsibilidad mo sa bahay mo kasi nandoon ka. So especially ngayong online, akala natin wala tayong responsibilidad kasi hindi naman natin nararamdaman yung punishment ng Diyos kapag hindi tayo, kapag kinocompromise natin, kapag isinasantabi natin yung church ministry natin in exchange of indulging our time sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. So akala natin yun yung hindi risky na i-sacrifice yung church ministry. Kasi nakikita natin risky i-sacrifice yung ministry natin sa work and school. Risky i-sacrifice yung ministry sa bahay. So yun nga eh. The fact na napapansin natin na hindi natin nararamdaman yung consequences ng pag-abandon ng ministry natin sa church. The fact na ganun yun, kailangan talaga natin i-check yun. Kailangan talaga natin pagtuunan ng pansin
mag-reflect sa sarili natin na dapat i-set natin yung priorities natin. I-reverse natin yung priorities natin. Next slide. So, ayan. After distinguishing yung mga activities that could potentially, no, compromise or destroy your discipline, your self-discipline and self-control, pag-uusapan natin yung how to build self-discipline and self-control with regards to these things. Number one is to seek God first each day. Matthew chapter 6, verse 33. Bakit seek God first each day? You know, based on experience, if you seek God first each day, the succeeding events in your day talaga ay, ano, magiging lighter. Magiging lighter yung burden mo throughout the day if you meditate on the Word of God kahit hindi matagalan, kung hanggat saan mo kaya, just meditate, just pray, pag-pray mo yung buong araw mo. And yun nga, gaya nga na sinabi ng Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. So, wag mong problemahin yung araw mo na wag mong isipin na kasira sa oras mo yung pag-seek kay God first each day. Kasi in fact, sino ba naman ang nag-gumising sa'yo sa umaga? Ginising mo ba yung sarili mo? Hindi naman, di ba? Ang nagbigay naman sa'yo ng araw na yun yung Diyos. So, might as well just give Him the first of your day, di ba? The first hour or the first few minutes of your day, give it to Him. Number two, set your priorities. Priorities separate a busy person from a productive and fruitful person. Totoo yan. Yung ibang mga tao, busy-busy yan na lang. Hindi ako pwede kasi busy ako. Hindi ako pwede kasi ganito, busy, may mga ginagawa. Sometimes, no, being busy is not an issue of time management. Sometimes being busy is an issue of your priorities. Kasi, kung ano ba talaga ang priority mo sa buhay? If your priorities ay maglaro, ganyan, ay talagang magiging busy ka talaga. Hindi ka magiging productive, magiging busy ka lang. Pero, our priorities, no, should be the priorities given by God to us. Our priorities should be our ministries given by God to us, whether at church, at home, or at work. Number three, structure your time based on your priorities. So, ayan, planuhin mo yung oras mo, planuhin mo yung araw mo, di ba? Based on your priorities. Kung ano yung priorities mo, yun yung dapat sundin mo sa time mo. Mag-alat ka ng time para sa priorities mo bago ka mag-alat ng time para sa ibang mga bagay. So, 5 verses, Colossians chapter 4 verse 5 and Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Number 4, stay away from temptations and tempting situations if possible. So, syempre, if you are driven by your bad habits, there will be triggers, no? May mga cues, may mga triggers into making you go back to your bad habits. So, the first talaga na panlaban mo is you have to stay away from the triggers. No? Before the triggers happen, you have to stay away from them. Sa mga tempting situations, if possible. Tama? Guide verse, Matthew chapter 5, verse 13. And number 5, strictly abide in God through prayer and scriptural meditation when temptations arise. So, if hindi possible, if avoiding the tempting situation is not possible, you can still resist temptations by prayer and scriptural meditation. Tama? So, the second challenge is actually related to self-discipline and self-control din. It is maintaining sexual purity. Today's culture highlights sex as pleasure among pleasures. Sexual jokes are everywhere. Young people today tend to get excited with premarital sex. Many people have fallen into it. While some have maintained their virginity before marriage,
they have made themselves miserable by getting enslaved by Satan through pornography. Unbelievers don't see sexual sin as sin and rebellion against God. They see it as their ultimate reward, their joy, their freedom, and their God. Yun nga, yung mga unbelievers, hindi nila nakikita yung sexual sin as sin. Hindi nila nakikita yun as kasamaan, hindi nila nakikita yun as masamang bagay. But they see it as masaya. They see it as pleasurable. Their freedom and their God pa. Minsan, yun na Diyos pa nila kasi nga, they see it as a pleasure among pleasures. Which is not really good. No? To conquer the challenge of maintaining sexual purity, we ought to look at sexual sin the way God sees it. Sexual immorality is ugly before God's eyes. It is never beautiful. So, kung titignan natin yung sexual sin in a way that the world sees it, then ang pagtingin mo sa kanya is pleasurable. No? If you look at it the way the unbelievers see it, then ang tingin mo sa kanya, it is enjoyment, it is pleasure. Pero if you look at it the way God sees it, no, which is a godly perspective talaga on this thing, makikita mo siya as something na hindi ka aya-aya, something na dirty talaga. Sabi niya dito, it is never beautiful, never pleasurable, diba? Never fun. Para sa Diyos, never pleasurable, never fun. This sin gratifies the flesh, but greatly hurts the spirit and soul. So, how do we distinguish what is sexual sin or not? Makikita natin sa itaas, sabi niya, but I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her in his heart. Matthew chapter 5 verse 28. Sabi niya, in order to stay away from it, walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. So walk in the spirit, walk with God, do not walk with the world. See things in the way God sees them para makita mo na hindi talaga kaaya-aya yung mga ganitong bagay. Maintaining sexual purity is also a context of self-discipline, gaya na sinabi ko kanina. Ngunit, however, it is important to separate this to the previous category to highlight and evaluate the deeper nature of this sin and the ways to defeat it. Actually, tawag dito, yung mga sinabi ko kanina is the things are not sinful in hindi naman talaga sinful. If only used in the wrong way, maging sinful yung ibang mga bagay na sinabi ko kanina. Pero ito kasi, itong sexual sin, once you indulge yourself just once in this sin, maaari mo na talaga masira yung sarili mo. No? That's why this needs to be highlighted, especially sa ating mga youth, na please lang, wag tayong sasama, no, sa kultura ng mundong ito. We need to create a stand for ourselves or to join the godly stands para sa Diyos to spare us from the consequences of this sin. So it is important to separate this to the previous category to highlight and evaluate the deeper nature of this sin and the ways to defeat it. So sabi dito, pride. Pride is actually one of the roots of this sexual sin. Sabi dito, pride is a black hole of consuming selfishness at the core of fallen human nature. Pride's nature is to consume, to bring into the self, no? Gratify, self-gratification, to worship you, kasi sarili mo lang iniisip mo. It sees other people, all of creation, and God himself as things to use in service to the self's desires. So pati Diyos at pati ibang mga tao ginagamit mo para sa sarili mo. And we all know this by experience. We know the more we feed any expression of pride, whether through sex or anger or covetousness or whatever, pride's appetite grows and urges us to consume more and more. So, ayan, the reason why sexual sin exists is because there is pride inside the human heart, no? That nagbibigay ng fuel para itong mga evil desires ay gawin natin. And kaya nga isa sa mga
sa mga solutions into this is to really humble your heart and humble yourself. Matanggal dapat yung pride. Kasi kung merong pride, meron pa rin deviation from the godly path. So, listed below are some guides to win your struggle against sexual sin. Number one, yeah, because pride ang pangunahing kalaban, is to be humble enough to cry out to God and repent. Psalm 51 and Psalm chapter 32 verse 5. I hope na please take time to read mamaya yung mga guide verses na nandito. Take time to read. Kung may Bible kayo, you may use your Bibles to read the chapter or the verses in the chapter. Number two, trust God. He will lead you and He will not let you get tempted beyond your capacity. Guide verse is 1 Corinthians 10:13. He is greater than your struggle. Practice prayer and fasting to remove evil stronghold on your mind. Every now and then, every once in a while, devote yourselves to prayer and fasting talaga para mawala yung evil stronghold, evil principalities, sinful desires, sinful thoughts, even sinful thoughts, di ba? Number three, memorize Bible verses that will help you conquer this sin, this sexual sin. Meditate on these verses and use them each time temptation will come. The more you conquer temptations, the succeeding temptations become easier to conquer. So, kailangan may panangga tayo ng Bible verses. And you need, no? Kung meron man sa inyo or kung meron man sa mga nanonood sa live, ang slave sa sin na ito, isa talaga sa mga kailangan nyo gawin is to memorize, to meditate on verses that will help you conquer a particular sin, not only sexual sin, but any sin. If you want to conquer that struggle, that sin, you have to memorize verses that will help you conquer them. You know, kasi every time that the trigger comes, the temptation comes, meron kang panangga na Bible verse. You will immediately use that verse as a sword to fight the temptation. And recognize triggers. Number four, recognize triggers that cause you to get tempted and stay away from them. Ito yan, no? Na kung may paraan to get away from the temptation, wag mo nang patagalin. Stay away from the temptation. There is, if you can see, no? If the Holy Spirit reveals to you that temptation will come along the way, no? Na kapag ginawa mo to, magkakaroon ng temptation, then stay away from the temptation, di ba? For example, watching movies and TV shows that include sexual content. If you're struggling with sexual sin, then don't watch TV shows and don't watch movies that include sexual content. Or if mayroon kang affair sa labas, di ba? Kung if you're a repentant person and you have decided to humble yourself and to live a life free from this sin, then stop communicating. Stay away from communication with the people that may cause you to sin along with them. Diba? Yung mga former people na na-communicate mo through this sin, huwag mo na silang pakialaman. Lumayo ka na sa kanila. Diba? Matthew chapter 5 verse 29 to 30 ang guide verse natin sa number 4. And lastly, last but not the least, maintain your devotion to God. Maintaining your relationship with Him each day through prayer and meditation spares you from your weak moments. Maintaining your devotion to God is part of walking by the Spirit. Gaya ng sabi kanina sa Galatians chapter 5. So, ayun, maintain your devotion. Always, every day, kailangan consistent ang walk with God. Kasi, maintaining your devotion, no? If you continually pray, continually meditate on the verses that will help you stay away from them. If you are consistent in your walk, it spares you, no, from your weak moments. So maintaining your devotion ay part ito ng walking by the Spirit. So yun ang key pointers na binigay sa akin ng Holy Spirit para ma-win natin, no, yung struggle against sexual sin, and of course, other sins as well. So, thank you sa pakikinig.
I pray na lahat tayo ay maging malinis with regards to this. Sana walang patagong gumagawa ng kasamaan sa labas, outside church or outside our fellowship. Sana walang pasikretong gumagawa. Please take time to read this PowerPoint. Sisend ko sa inyo mamaya. And also read the verses, the guide verses that could help us understand more about this lecture or about this devotion time. So thank you brethren for listening. And mag-pray na ako. So Lord, maraming salamat sa araw na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you for giving me an opportunity to share a devotion to this brethren. I praise you for giving them a pure heart, open heart to listen to my devotion time. And I pray that they may not take it negatively. I pray that all of us may grow through this lesson that you gave to me and you gave to them as well. And pray also for those people who are watching live that they may also understand and apply these lessons into their lives. And I lift up everything to you and bring you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. So, ayan na. That's the last slide. So, we're open na to sharing and to reflections sa ating napag-aralan ngayong gabi. Thank you, everyone. Thank you, Brother James. Talaga nakaka-bless naman.